Mayroon tayong i-re-repair ngayon mga master, Panasonic na single tab washing machine, yung manual. Reklamo ni customer nito, pag nalagyan na daw ng damit, para lang daw wala, hindi na umiikot. Umiikot naman siya, oh. Pero paano ba natin malalaman kung sira ang pump belt niyan? Tingnan nyo, umiikot, diba? So, walang problema sa timer. Yung pag-check natin ngayon, pinapaandar natin, pero wala siyang tubig at saka damit. Pero paano natin malaman kung sira yung pump belt yan? Kita nyo? Umaandar po ang unit, pero kusa siyang napipigilan ng kamay mo. Yan o. Makikita nyo ngayon na umiikot po yung motor niyan, yung pump belt niya o yung belt niya umiikot din pero mahina. Tapos pag pipigilan mo doon, titingnan mo ha, tingnan nyo mga master, pipigilan mo nga master gents, yan o, tingnan nyo yung motor umiikot, diba? Pero yung belt, hindi. Tingnan nyo. So, kung lalagyan mo na yan ng damit, hindi talaga iikot yan. Dahil, ang problema niya nasa belt. Yung pump belt na yan. Manipis na po yung ply. Yan kadalasan nasisira, lalo na pag mag-overload kayo mga master. Pero titingnan natin ngayon kung anong design ng belt na ito. Kasi may bagong belt na pangit yung design niya eh. May groove siya. So madaling mabibinat yan o madaling luluwag yan dahil hindi buo. Titingnan natin to. Yan ang sinasabi ko. Ganyan pala talaga yung belt niya. So pag ang washing nyo ay ganyan mga master, kahit bago pa yan, magtataka kayo hindi na gumagalaw yung mga basa, mga damit nyo, yung mga labahin. Kasi hindi po maganda yung belt na ganyan. Madali pong luluwag yan dahil hindi buo yung mga ply, putol-putol siya. At saka madaling ninipis yung ply na yan. Isa pa, pag maglaba kayo, huwag i-overload. 6 point something kilogram lang yung nakalagay niyan, lalo na't lalagyan yung sobra. So masisira talaga. Yung belt niya ay nasa 34, number 34. Titingnan nyo, medyo maliit siya. Try natin siyang palitan. Yan o. Papalitan natin siya ng 32.5 o 33, pero maluwag o manipis na rin yung ply niya. So kahit maliit niya, ipapakita ko sa inyo ha. Kahit mas maliit yung belt niya, pag manipis na rin yung ply, wala talaga. Hindi makadala ng mga labahin yan. Kailangan kahit maliit siya o kahit number 34 pareho, tingnan nyo ha. Importante yung ply niya buo pa. Pag hindi kayo makabili ng bago, kung sikanhan lang yung belt ang gagamitin nyo, yung pump belt, importante buo pa yung ply kahit maliit yon. So try natin panda rin ha. 33 yun eh, pero tingnan nyo, o usang na mapipigilan mo pa rin. So, hindi po pwede yan, hindi makadala ng mga labahin yan. Maliit na nga yun ha, 34 yung original niya, 33 yung pinalit ko. Pero manipis na rin yung ply niya sa gilid. Sobrang kinis na. So importante, pag magpalit kayo kahit hindi naman brand new, kahit same lang siya ng number, basta wag lang yung same na design. O medyo maliit siya ng 34, di ba? Papalitan mo ng 33. O 32.5. Basta yung ply niya buo. Tingnan nyo kung anong number yan. Yan o. 32.5 nga eh. Papalit natin ha. Pero manipis pa rin yung ply niya. Ididimo lang natin mga master. Papakita ko sa inyo. Kahit maliit yan, basta yung ply niya sa gilid, manipis na, wala talaga. Tingnan nyo, nahihirapan pang ibalik ha. Pero pagpapaandarin natin ito, wala pa rin, hindi makadala yan.
Sa washing kasi mga master, mayroon siyang average kung ilang kilo lang ang kailangan mong ilagay. So huwag mong sobra. Hindi na bali maglaba ka ng matagal, basta ingatan mo lang yung gamit dahil mahal at magastos pag magpa-repair. Meron naman akong dalang mga belt, yung pambelt na mga savings ko na dating binili ko na lang din sa junk shop. Mapakinabangan pa naman yung iba, pero itong pinapakita ko, nire-review na lang ito para malaman nyo kung anong kaibahan ng manipis na yung fly at saka hindi. So, panda rin natin ulit na. Ito ay 32.5, pero wala na rin fly. So, di ba medyo manipis na, ay maliit. Ano, umiikot siya. Kung titingnan nyo, umiikot. Pero kung titingnan nyo sa labahin, yan o. Titingnan nyo sa labahin, halos hindi gumagalaw. Panda rin natin ulit ha. Kasi medyo nahirapan din kami dito sa pwesto kasi nakatagilid yung semento nila. Hindi pantay. So inurong na lang namin. Parang nakatagilid yung labahan nila dito eh. Try nating panda rin. Saksak mo Master Ben, Master Dens. So yan ako. Pagmasdan mo yung labahin. Yung labahan. Umiikot nga siya pero yan lang. Hindi yung parang gumagalaw talaga. Para makita nyo kung anong kaibahan. Lalo na pag madagdagan mo pa yan ng labahin, hindi talaga iikot yon. Ang hina ng ikot ng belt niya hindi sabay. Kasi nga manipis na yung fly ng belt. Yan o. Yung kulay orange nga sa itaas lang nga lang lagi. So wala pa rin, hindi pa rin gumagana kahit maliit yung ilagay mo kung hindi brand new ha. Pero kung brand new yan, okay yan. Pero minsan kasi yung customer hindi na nagpapabili ng brand new, lalo na at malayo yung bilihan. Ito, kulay green yung pinalit natin. Number 33 yan mga master. Kulay green yung nakasulat dun sa pangalan ng belt ha. Pero pag masdan nyo ito, hindi din naman to brand new pero buo pa yung ply. Tingnan nyo yung mga labahin. 34 yung original niya, pinalitan lang natin ng 33. So wala namang available na 34, 33 lang pero hindi brand new pero buo pa yung ply niya. Titingnan nyo mga master. Anong kaibahan? Huwag nyo pala kung kalimutang i-subscribe mga master ang aking YouTube channel na Rebeltic para updated kayo sa bagong video. Tingnan nyo. Yan o. Diba? Ang lakas, diba? Wala nga lang yung sabon dahil pinatesting lang natin para makita ng customer. Oh, bumubula-bula nga yan pero wala pang sabon yan. So, ganyan na mga master mag-determine. Tingnan yung ikot ng motor at saka yung pinagkabitan ng belt. Halos magkasabay o. I-try natin pigilan. Wala. Malakas talaga. Hindi na mapigilan yan. So ganyan lang mag-determine mga master kung sira ang belt. Kailangan i-check nyo, titingnan nyo yung ply pag hindi brand nyo. Ayos ba? Pag hindi brand new, pero pag brand new walang problema. Pero usually kadalasan, you know, 6.5. Kadalasan kasi sa customer hindi na makabili ng brand new dahil gaya sa amin malayo. So ikaw nang magdi-discarte, so ikaw na maghahanap ng paraan para magamit lang ni customer para may matulungan ka naman mga master. Ayos Master Dens. So ganun lang hanggang sa susunod ulit.
follow nyo na lang ang aking YouTube channel na Rimlitik para updated kayo sa bagong mga video. Maraming salamat.